dahil sa nangyaring kaguluhan doon sa bundok ng Bandilaan, ipinagbawal muna ng munisipalidad ang pagpunta doon sa lugar, lalo na sa mga albularyo at mga antenggero. Noong nakaraang araw kasi, nakita na lang doon sa lugar ang dalawang bangkay ng mga antenggero. Kapwa walang buhay na ang mga ito at tad-tad ng mga taga sa katawan. Hindi pa nila alam kung sino ang may kagagawan. Sa loob ng ilang taon, ngayon pa muli na may namatay sa lugar na yon. At mga antenggero pa, ibig sabihin, malakas ang may gawa sa pag-atake ng dalawa. Walang inaksayang oras itong si Tatay Dadoy nang mabalitaan niya ang mga pangyayaring yon. Umakyat agad ito sa bundok ng Bandilaan. Doon na ito dumaan sa Kakahuyan para hindi makita ng mga nagbabantay doon, dahil pinagbawal nga ang pagpunta sa bundok na yon. Ang plano ngayon ni Tatay Dadoy, kukunin niya ang agimat ng nito at pangalawa, hanapin niya doon sa bundok ang mga may gawa ng pagpatay sa dalawang antenggero. Makalipas ang mahigit dalawang oras, nagpahinga muna itong si Tatay Dadoy doon sa isang napakalaking puno ng kahoy. Alas 6 pa lamang ng gabi, at mamayang hating gabi pa, magpapakita ang nagbabantay at nagmamay-ari sa nasabing agimat. Hindi naman ito pahirapan na kunin, lalo na kapag ang nagnanais na makuha ito ay may mabuting kalooban. Ang nagbabantay sa agimat na ito ay isang tagabantay ng kalikasan. Nakahiga si Tatay Dadoy sa ilalim ng punong kahoy habang hinintay ang pagsapit ng alas 12 ng hating gabi. Ilang sandali pa, may mga narinig ang albularyo na kakaibang ingay at huni ng mga insekto sa paligid. Pero isa sa kanyang narinig ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Dahan-dahan na bumangon si Tatay Dadoy. Hindi pangkaraniwan ang kanyang narinig. Sinipat-sipat niya ang mga punong kahoy sa paligid. Sobrang dilim na, at nang tingnan niya ang kanyang relo, alas 9 pa lamang ng gabi. Makalipas pa ang ilang minuto, nawala na ang kanyang narinig. Pero sa isang iglap, may isang napakalaking pusa ang umigpaw galing sa kadiliman at mabilis na dinaluhong itong si Tatay Dadoy. Bukod sa napakabangis ng nilalang, may isa pang nilalang ang nakasakay sa malaking pusa. Isang babaeng mahaba ang buhok, may suot na kulay birdi na damit, at may hawak ito na isang latigong baging na kumikislap-kislap sa bawat hampas ng nilalang. Gumulong agad itong si Tatay Dadoy at mabilis na ikinarga ang agimat ng saging at ang agimat ng kabal. Pinakain agad ang mga ito ng mga dasal. Pagkatapos, hinugot niya ang mahiwagang sinturon. Inataking muli itong si Tatay Dadoy. Pinagkakalmot siya ng pusa at pilit na inabot ng mga kagat, habang ang isang nilalang, pinaghampas naman siya gamit ang baging na latigo. Sa isip ngayon ni Tatay Dadoy, hawak niya ang agimat ng nito. Ang ipinagtataka lamang niya, bakit kusa itong nagpakita sa kanya? Nang muling umatake ang mga ito sa kanya, umigpaw itong si Tatay Dadoy at pinaghampas ang pusa. Tinamaan niya ang pusa, kaya agad na napaangil ito at napatras. Pero nahagip na pala ang albularyo noong babaeng timawa. Sobrang bilis din ito. Kahit naggamit pa niya ang agimat ng saging, nahihirapan pa rin siya sa mga kalaban dahil nasasabayan nito ang kanyang bilis. Hanggang sa magawa ng babaeng timawa na ipulupot sa kanyang liig ang hawak na baging. At kahit na ano pa
ang ginawang pagpumiglas nitong si Tatay Dadoy. Hindi niya kaya ang lakas ng kalaban. Hanggang sa nagdilim na ang kanyang paningin dahil sa lakas at pagkahigpit ng pagkapulupot ng baging sa kanyang liig. Hindi na halos makahinga itong si Tatay Dadoy. Hanggang sa nag-iisip na ito ng mga orasyon. Pero lalong humigpit ang baging sa kanyang liig sa bawat usal niya ng anumang orasyon. Hanggang sa mapasigaw na ang albularyo. At ilang sandali pa, papungas-pungas na bumangon itong si Tatay Dadoy. Isang sanga ng kahoy ang nahulog at tumama sa kanyang liig. Napamura ang albularyo. Ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip na yon? Tumayo na ang matanda at lumingon-lingon sa buong paligid. Sobrang tahimik pa rin at madilim ang kapaligiran. Tiningnan niya ang kanyang relo. Alas 11 na pala ng gabi. Oras na para puntahan na niya ang batis doon sa may talon. Doon niya makikita ang agimat ng nito at ang nagbabantay nito. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng maglalakad papunta doon sa talon. Ramdam na ni Tatay Dadoy ang mga presensya ng mga engkanto sa paligid. Nagkarga na din ang albularyo ng mga pambakod at mga pangharang. Habang papalapit itong si Tatay Dadoy, may mga isinaboy-saboy ito sa paligid. At ilang sandali pa, pagdating niya malapit doon sa may talon, huminto na ito sa paglalakad at hinihintay ang pagpatak ng alas 12. Makalipas ang ilang minuto, habang naghintay si Tatay Dadoy, nakikiramdam lamang ito sa buong paligid hanggang sa sumapit na ang alas 12 ng hating gabi. Dahan-dahan na itong naglalakad. Kinuha na din niya ang bulaklak ng antunga para mapalabas ang nasabing agimat. Nang makalapit na ang matanda doon sa may batis, itinapon niya agad ang hawak na bulaklak. At makalipas lamang ang ilang sandali, agad na naramdaman ng matanda ang paglakas ng ihip ng hangin sa paligid at ang paglakas ng pwersa ng mga engkanto. Alas 12 na, nagsimulang mag-uusal na ng orasyon itong si Tatay Dadoy. Kinausap na nito ang engkantong nagbabantay sa agimat. Makalipas ang 5 minuto, biglang hinampas si Tatay Dadoy ng ilang baging sa paligid. Pero hindi umilag ang albularyo at hinayaan na tamaan siya ng mga ito hanggang sa may nagpakita na sa kanya isang nagliliwanag na nilalang. At nang maklaro na ito ni Tatay Dadoy, bumungad sa kanya ang hitsura ng isang napakagandang diwata. Nakasuot ito ng damit na kulay birde at may hawak din itong latigo. Sabi agad ng diwata, "Dadoy, ang magaling na albularyo at tagapatay ng mga kampon ng kadiliman. Ano ang kailangan mo sa amin? Ano ang kailangan mo sa agimat ng kalikasan? Kailangan ko ito para talunin ang mga kampon ng kadiliman at iligtas ang mga tao dito sa isla, pati na ang mga hayop at ang kalikasan na nagbigay buhay at kulay dito sa isla ng Sikihor." Ilang sandali pa, nakita ni Tatay Dadoy na umangat ang mga baging sa paligid at ilang segundo lamang muling hinampas ng mga baging ang albularyo. Pero tulad nung mga nauna, hindi ito inilagan ni Tatay Dadoy. At bago pa lumapat sa kanyang katawan ang paghampas ng mga baging, biglang nagsiurungan ang mga ito pabalik doon sa katawan ng mga punong kahoy hanggang sa tuluyan ng naglaho ang mga ito. Lumapit sa kanya ang diwata. May iniabot ito na isang mahabang baging. "Ipagkaloob ko ito sa iyo, Dadoy, dahil busila at mabuti ang iyong kalooban.
pag-ingatan mo yan. Nang hawakan ito ni Tatay Dadoy, biglang nagiging putol ito ng maliit na baging. Ilang sandali pa, huminaho na ang ihip ng hangin sa paligid hanggang sa nawala na din ang babaeng diwata. Tiningnan ni Tatay Dadoy ang maliit na putol ng baging na hawak niya ngayon. Sa wakas, may nadagdag na naman sa kanyang agimat at magagamit niya ito ngayon para hanapin ang pumatay doon sa dalawang anting giro. Naglalakad na si Tatay Dadoy palayo doon sa batis at talon. At nang makakita ng batuhan doon sa unahan, dito na ito natulog at nagpalipas ng gabi. Pero bago siya natulog, gumawa muna siya ng mataas na uri ng pambakod dahil ramdam niya sa paligid ang mga engkantong umaaligid. Hindi talaga ito maiwasan dahil sa nakuha niyang bagong agimat, mabango ito sa mga engkanto at lamang lupa. Kinabukasan, maagang umalis itong si Tatay Dadoy doon sa lugar para puntahan ang abok-abok na kagubatan, isang gubat na sakop ng bandilaan, at doon nangyari ang pagpatay sa dalawang anting giro. Makalipas ang isang oras, nang marating ni Tatay Dadoy ang gubat ng abok-abok, agad na ikinarga niya ang kanyang agimat ng kabal, agimat ng saging, at ang agimat ng Kristo. Ang hinala kasi ni Tatay Dadoy, nandito lamang sa gubat nakatira ang mga ito, at hinahanting nila ang bawat anting giro at albularyo na mapunta dito sa lugar. Dahil ang lugar na ito ang malimit na pinupuntahan ng mga nag-aaral sa kaalaman ng kanan, lalo na pagdating ng Semana Santa. Unang pinuntahan ni Tatay Dadoy ang lugar kung saan nakita ang dalawang bangkay ng dalawang anting giro. Natagpuan kasi ang dalawa na nasa gilid ng puno ng dakit. Hindi na ito gumagalaw at kapwa patay na. Kapansin-pansin agad ang mga pangingitim ng mga liig ng mga anting giro at sa dibdib, likod, pati sa paa nito. Ilang sandali pa nang marating ni Tatay Dadoy ang puno ng dakit, mabilis itong nag-usal muli ng orasyon ng pampalinaw. May mga tinawag na din na mga kaibigang espiritu at mga engkanto itong si Tatay Dadoy. Nagpapatulong ito para masundan niya ang mga may gawa ng pag-atake doon sa dalawang anting giro. Matapos ang ginawa ni Tatay Dadoy, may isang napakalaking nilalang ang dahan-dahan na nagpakita doon sa lugar. Galing ito sa loob ng punong dakit. Nag-uusal pa ng ilang dasal itong si Tatay Dadoy bilang respeto doon sa nilalang, at ilang sandali pa nag-uusap na ang mga ito. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos naglaho na ang nilalang. Umupo muna sandali ang matanda doon sa gilid ng puno. Napaisip kasi itong si Tatay Dadoy, dahil ayon sa sabi ng engkanto, mga anting giro din ang may gawa ng pagpatay doon sa dalawang anting giro. At kasabwat pa ang ilang mga engkanto dito sa lugar. Kung ganon, nasa gubat lang na ito ang mga may gawa. Dito sila naglulungga. Ang nasa isip ngayon ni Tatay Dadoy, kapag maramdaman ng mga nilalang ang kanyang presensya, maaaring aatakihin din siya ng mga ito. Dahil ang kagustuhan ng mga nilalang na ito, patayin ang bawat masipat na mga anting giro at mga albularyo. Dito sa gubat ng abok-abok, ilang sandali pa, naghanap muna ng makakain itong si Tatay Dadoy. At pagsapit ng tanghali doon
sa isa pang malaking puno ng kahoy. Gumawa na ng hugis na paikot ang matanda. Sa linya na yon ng kanyang ginawang hugis, may ibinaon itong si Tatay Dadoy ng mga pulbo. At pagkatapos, nilagyan niya ng mga malalakas na uri ng orasyon. Pinaghandaan na ni Tatay Dadoy ang maaaring pagdating ng mga kalaban. Wala na siyang pakialam kung gaano pa karami ang mga ito. Ang importante, makaharap niya at makita kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito at kung bakit nila ito ginawa. Bakit nila pinatay ang mga antinggero? Ano ang kanilang pakay at ano ang kasalanan ng mga ito? Kinahapunan, tinawag na ng albularyo ang kaibigang engkanto na si Baltic para tulungan siya doon sa pagbabantay sa lugar. Nakahanda na din ang mga armas ni Tatay Dadoy. Makalipas lamang ang ilang minuto, tumatalon-talon agad ang kaibigang engkanto ng matanda na parang tuwang-tuwa pa nga ito. Makalipas ang ilang sandali, nakatulog si Tatay Dadoy doon sa ilalim ng malaking puno hanggang sa sumapit ang gabi. Nagising na lang ito nang maramdaman ang panay na pagkalabit ni Baltic sa kanya. Nang makita ni Tatay Dadoy na gabi na, agad itong napabalikwas at bumangon. Napasarap ang kanyang tulog. Sinipat-sipat niya agad ang buong paligid dahil naramdaman na niya ang pwersa ng iba't ibang klaseng engkanto. Nakaupo lang si Tatay Dadoy at hinihintay ang maaaring pagdating ng mga kalaban. At makalipas nga ang isang oras, dito na niya naramdaman ang kakaibang lakas ng mga pwersa sa paligid. At tiyak niya na hindi ito galing sa mga engkanto. Sa isip ni Tatay Dadoy, maaaring ang mga ito na ang pumatay sa mga antinggero. At ilang sandaling lumipas, unti-unting natanaw na ng matanda ang mahigit sa 10 mga nilalang ang unti-unting papalapit sa kanyang kinaroroonan. Pero nang magiging klaro na ito sa paningin ni Tatay Dadoy, nagulat ang matanda dahil ang mga nilalang nakasuot ang mga ito ng kulay maroon na kasuotan at nakamaskara ang mga ito ng kulay itim na damit, habang may hawak ang mga ito na iba't ibang uri ng mga armas. Napatayo si Tatay Dadoy. Kulto? Mga kulto ba ang mga ito? Ang tanong ng kanyang isipan. May narinig na din siyang tunog na parang mga palahaw. Pero hindi nakaramdam ng takot ang albularyo. Marami na siyang napagdaanan na laban at lahat ng mga kampon ng kadiliman, tinalo niya ang mga ito. Tanong ni Tatay Dadoy nang makalapit na ang mga nilalang doon sa punong kahoy. Sino kayo? Ano ang kailangan ninyo sa akin? Pumalahaw ang isa sa kanila at mas lumapit pa sa kanya. Isang albularyo. Mga albularyo at antinggero ang magpapalakas sa aming mga kapangyarihan. Ang sabi nito at sinundan ng napakalakas na pagtawa. Pati ang mga kasamahan nito nakikitawa na din. Nang mas lumapit pa sana ito, bigla itong napatigil sa paglalakad dahil nakaramdam ito ng malakas na puwersa na nakapalibot doon sa may puno ng kahoy. Napalingon-lingon ito sa buong paligid at pagkatapos, tumingin kay Tatay Dadoy. May inilagay kang pambakod. Suminyas agad ito sa kanyang mga kasamahan at nag-uusal na ng mga orasyon.
humanda na din si Tatay Dadoy. Sininyasan na din ito ang kaibigang engkanto na si Baltic na kasalukuyang nasa itaas ito ng punong kahoy. Hinugot na ng albularyo ang dalang tungkod habang nakatali nito ang baging ng nito na nakuha niya kanina doon sa may talon. Pinakain agad ito ng mga orasyon at mga dasal. Ilang sandali pa, naramdaman na ni Tatay Dadoy ang paglakas ng pwersa ng kalaban at nawasak na ang kanyang ginawang pangbakod sa paligid. Anumang oras, pwede na siyang atakihin ng mga ito. At tama nga ang hinala ng matanda dahil sobrang bilis ng kumilos ang mga ito. Agad na sumugod ang mga ito sa kanya. Ang isa, bago pa nito maabot si Tatay Dadoy, gulat na gulat ang nilalang dahil may isang napakaitim na nilalang ang tumalon galing sa itaas ng puno ng kahoy at dinaluhong ito. Sobrang lakas ng nilalang at agad na napatumba ang isang nilalang na kalaban. Kaya mabilis nilang inabot ito ng mga taga at hampas itong si Baltic na mabilis din na tumalon papunta doon sa itaas ng puno ng kahoy. May dalang sibat din ang iba sa kanila, kaya pinagsisibat na itong si Baltic habang ang tatlo na nasa likuran ng mga nilalang na natiling nakatayo ang mga ito at hindi pa umatake. Nag-usal ang mga ito ng orasyon. Pero nakahanda na si Tatay Dadoy kanina pa. Suot na nila ni Baltic ang kwintas ni Ezekiel bilang pananggalang para hindi sila matamaan ng anumang oras ng mga kalaban. Nang makalapit na ang isa pang nilalang sa albularyo, mabilis na hinampas ito ni Tatay Dadoy sa kanyang dalang tungkod ng sunod-sunod. Nang tamaan ito sa dibdib para itong sumabog at tumilapon ito doon sa damuhan. Sa nakita ng mga kalaban, nagulat sila sa sobrang lakas ng armas ni Tatay Dadoy. Umatras ang ilan sa kanila. Pero sabi nung isa sa kanila, naatakihin sina Tatay Dadoy at ang kasama nitong engkanto. Kaya muling umatake ang mga ito, sabay-sabay na dinaluhong sina Tatay Dadoy. Habang nag-uusal ng orasyon ang albularyo, mabilis itong umikot at hinambalos ang isa sa mga nilalang. Agad naman itong nakailag at umatras. Pero ang isa, tinamaan ito ng matanda sa ulo. Sa lakas ng pagkapalo ng matanda, tumilapon ito at tumama pa doon sa isang nilalang. Habang si Baltic, bigla itong umigpaw at inabot ng mga kalmot ang isa pang kalaban. Nakipaglaban naman ito ng taga at tagpas. Pero sa sobrang bilis nitong si Baltic, umiikot-ikot lamang ito sa mga kalaban habang mabilis na tumatalon-talon hanggang sa maabot pa ang isa sa kanila. Hinablot ito ni Baltic papunta doon sa may damuhan at doon kinubawan. Tinaga si Baltic sa hawak nitong itak, pero agad na naibaon ng engkanto ang kanyang matulis na kuko sa liig ng nilalang. At habang tinapakan ito ang mga kamay ng kalaban, pinagkakalmot ito ng makailang beses ni Baltic hanggang sa tuluyan na itong mamatay. Patuloy din sa pag-atake si Tatay Dadoy sa mga kalaban. Isang palo nito sa dalang tungkod. Agad na bumulagta ang isa ng tamaan ito sa ulo hanggang sa umatras na ang mga nilalang. Dala-dala ang mga kasamahang bumulagta at namatay.
Makalipas ang ilang minuto, muling tumahimik ang kapaligiran. Pinabayaan muna ni Tatay Dadoy na makalayo ang mga nilalang. Nagawa na niya ang orasyon na pangmarka at naibato na ito doon sa mga nilalang. Pwede na niya itong masundan anumang oras na gugustuhin ni Tatay Dadoy sa ngayon. Kailangan muna niyang alamin ang kalakasan at kahinaan ng mga ito. Kailangan muna niyang manmanan ang pinagtataguan ng mga nilalang. Nagpahinga muna si Tatay Dadoy sa gabing yon at ginamit niya ang kakayahan nito sa kalikasan at ng kanyang bagong agimat. Alam niyang hindi pa niya ito magagamit ng buo dahil hindi pa niya nakumplito ang mga dasal at orasyon para nito. Pero magagamit na niya ang iilan sa kakayahan nito ngayon. At dahil sa kanyang mga pambakod na orasyon, naidlip si Tatay Dadoy sa tabi ng puno ng kahoy habang itong si Baltic nasa itaas ito ng puno. Sa pagkakataong ito, hindi makikita si Tatay Dadoy ng sinuman dahil sa mga nakapalibot na mga baging sa paligid ng punong kahoy. Kinabukasan, maagang nagising ang matanda at nag-uusal agad ito ng mga orasyon. At ilang sandali pa, may kinuha itong isang maliit na garapon galing sa kanyang dalang bag. Dinasalan ito at pinalabas ang isang maliit na kaibigang engkanto. Matapos na gawin yon ng albularyo, inutusan niya agad ito para sundan at hanapin ang kinaroroonan ng mga kalabang ninalang. Nang papaalis na ang engkanto, sinundan agad ito ni Tatay Dadoy at papunta ito doon sa pusod ng kagubatan. At makalipas ang ilang minuto, huminto na ang kanyang kaibigang engkanto. Ibig sabihin, nasa paligid lamang ang pinagtataguan ng mga kalabang nilalang. Mabilis na pinabalik ito ni Tatay Dadoy sa garapon. At pagkatapos nag-usal ang albularyo ng mga orasyon na pambakod at pampalinaw. Kailangan niyang alamin muna ang insaktong kinaroroonan ng mga nilalang. At matapos gawin yon ni Tatay Dadoy, sinundan na niya ang pwersang naramdaman hanggang sa makakita ang albularyo ng parang kuiba ang nanodoon sa may batuhan habang napapalibutan naman ito ng mga kakahuyan. Nagtatago muna si Tatay Dadoy doon sa isa pang batuhan na nasa harap ng kuiba. Ilang oras din na nagmanman si Tatay Dadoy hanggang sa may nakita siya na tatlong kalalakihan ang lumabas galing doon. Hanggang sa magsilabasan pa ang iba pang mga membro ng grupo sa tingin ni Tatay Dadoy. Makalipas ang ilang minuto at nakalabas na ang lahat ng mga ito. Nasa humigit kumulang 40 ang bilang ng mga nilalang. Sa sobrang dami ng mga ito, mukhang mahihirapan siya kung sabay-sabay na lalabanan niya ang mga ito. Pasuot doon sa kakahuyan ang mga nilalang. Lihim ito na sinundan ni Tatay Dadoy at ni Baltic. Hanggang sa makita niya na tumigil na sa paglalakad ang mga ito doon sa isang malawak na lugar. May nakita si Tatay Dadoy na parang altar doon sa lugar. At ang ikinagulat ng albularyo, may nakita siyang naghintay doon na mga nilalang at may dala-dala na dalawang tao na nakagapos. Ibig sabihin, bukod sa dalawang antinggirong napatay ng mga ito,
na nadala doon sa patag, may dalawa pa silang nabihag. O maaring ang mga nakuhang mga anting giro ay hindi tunay at panlinlang lamang ang mga ito. Maaring gagawing pang-alay ang mga ito sa darating na kabilugan ng buwan. At mamayang gabi na yon, mabilis na kumilos si Tate Dadoy. Kailangan niyang matingnan ang mga bangkay ng mga anting giro doon sa patag at dadalhin niya sa pagbabalik dito sa gubat ng Bandilaan sina Tatay Abito. Kailangan niya ang tulong ng mga ito dahil sa sobrang dami ng mga ninalang. Ginamit ni Tatay Dadoy ang kapangyarihan ng agimat ng saging para mapabilis ang kanyang pagbaba sa patag. Mabilis nang tumakbo itong si Tatay Dadoy sa mga kakahuyan. Kailangan nilang makabalik doon sa bundok ng Bandilaan, doon sa gubat ng Abok-Abok, bago maghating gabi. Makalipas ang ilang minuto, narating na ni Tatay Dadoy ang bahay ni Tatay Abito. Agad niyang kinausap ang kanyang kaibigan. Buti na lamang naabutan pa niya itong si Tatay Abito. Mga ganitong oras ang alis pa naman nito para pumunta ng laot at mangisda. Sinabi agad ni Tatay Dadoy ang mga nakita at nangyari doon sa bundok ng Bandilaan at ang tungkol sa nakita niyang dalawang katawan na bihag ng mga nilalang. At ang hinala ni Tatay Dadoy, maaring may nabihag na dalawa pa ang mga ito o maaring hindi ang tunay na mga katawan ng anting giro ang nabawi ng mga taong nakapunta doon sa bundok ng Bandilaan at nakakita sa dalawang bangkay ng anting giro. Matapos na makapag-usap ang dalawang magkaibigan, mabilis nilang pinuntahan ang bahay ni Papagoryo. Wala doon ang kaibigang Albularyo. Tanging si Tatay Mauricio lamang ang naabutan nila doon at itong si Nana Saria. Kaya ito ang inutusan ni Tatay Dadoy na puntahan ang lamay ng dalawang anting giro at alamin kung ang mga nakalamay na mga katawan ay tunay ba na mga bangkay ng anting giro. Hindi sila dapat na magsayang ng oras. Kailangan nilang balikan agad ang bundok ng Bandilaan. At wala na silang oras. Kaya dinaanan ni Tatay Dadoy ang isang apo na si JR. Bukod kasi sa malakas ang kakayahan ng batang ito, buo pa ang loob at matapang. Makakatulong ito sa kanilang laban doon sa mga nilalang. Sumama naman agad itong si JR kay Tatay Dadoy at Tatay Abito. Pagkatapos, mabilis na binalikan ang bundok ng Bandilaan. Habang sina Tatay Mauricio at JC, mabilis nilang pinuntahan ang kabilang lungsod para alamin at tingnan ang dalawang anting giro na nakaburol. Makalipas pa ang mahigit sa isang oras, narating na nila ang bundok ng Bandilaan at kasalukuyang papunta na sila sa gubat ng Abok-Abok. Nag-uusal na din si Tatay Dadoy ng mataas na uri ng orasyon na pangbakod. Habang naglalakad, sabi ni Tatay Dadoy sa dalawang kasama, "Mag-iingat kayo, Abito, JR. Malakas din ang kanilang kaalaman sa orasyon. Isuot ninyo itong mga kwintas ni Ezekiel. Isa itong mabisang panlaban sa kanilang mga orasyon." Ilang sandali pa, dumaan din muna itong si Tatay Dadoy doon sa batuhan kung saan doon niya iniwan itong si Baltic para magbatyag sa mga kalaban. Tinawag ito ni Tatay Dadoy hanggang sa magpakita na ang kaibigang Engkanto.
Pagkatapos, pumunta na sila doon sa may batuhan, doon sa unahan. Paggabi na, at habang papalapit sila doon sa lugar, ramdam na nila ang kakaibang puwersa ng mga nilalang. Nang makalapit na sila, dahan-dahan na naglalakad ang mga ito habang nakatago doon sa kabilang mga batuhan. At ilang sandali pa, nasipat na nila ang kinaroroonan ng mga kalaban. Nakita nila doon ang tatlong nilalang na nakatayo doon sa harapan ng karamihan. Nasa gitna naman nila ang isang malaking misa kung saan nakapatong doon ang dalawang bangkay. Sa likod naman ng tatlong nilalang, nando doon ang isang parang ribulto na bungok ng diablo. Sa harapan ng tatlong nilalang, nakaluhod ang napakaraming miyembro ng mga ito. Nakaluhod habang nakasubsob ang mga mukha sa lupa. May ingay din silang narinig na parang mga palahaw. Napakalakas ng pirsang pumalibot sa mga ito. Pero ang hindi nila napansin, doon sa itaas ng dalawang puno ng kahoy, nando doon, nakapwisto ang apat na mga nilalang na nagsilbing bantay sa kanila. Nakita ito ni Tatay Dadoy, kaya agad na sinabi nito sa kanyang mga kasamahan na magtatago muna sila doon sa mga batuhan. Baka makita pa sila ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nanatiling nakatago muna ang apat doon sa mga batuhan nang biglang mapalingon itong si Tatay Abito dahil may nakita itong apat pang mga nilalang ang paparating galing ang mga ito doon sa gubat. Sabi nito agad kay Tatay Dadoy, "Dadoy, tingnan mo, may mga paparating." Paglingon ni Tatay Dadoy, papunta ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. Kaya sabi agad ito kay GR at kay Baltic, "Baltic, GR, kayo na ang bahala sa mga nilalang na yan." Mabilis na umigpaw itong si Baltic at sumunod na din agad itong si GR. Lumiko ang mga ito doon sa mga kakahuyan para abangan ang mga paparating na mga kalaban. At ilang sandali pa lamang nang mapatapat na ang mga kalaban sa kanila ni GR at ni Baltic, biglang tumalon itong si Baltic galing sa itaas ng puno ng kahoy at dinamba agad ang isa sa mga ito. Kinaladkad ito ni Baltic at pinag-untog ang ulo nito doon sa puno ng kahoy, habang si GR mabilis na inaasinta ang dalawa na mabilis na sumunod kay Baltic na may hawak na mga armas. Tinirador ang mga ito ni GR. Tinamaan sa ulo ang isa at sa balikat naman ang isa pa. Bumulagta agad ang tinamaan sa ulo ni GR. Pero hindi pa ito natuluyan. Pilit pa rin itong tumayo. Kaya inaasinta itong muli ni GR. At sa pagkakataong ito, tuluyan na itong nawalan ng buhay nang tamaan ito sa ulo. Habang ang isa, kinubawan na ito ni Baltic at inabot ng mga kalmot ang liig at ulo ng nilalang hanggang sa matumba ito sa lupa at mamatay. Umigpaw na itong si GR sa kanyang pinagtataguan at tumakbo na ito papunta doon kina Baltic habang nakasinta ang dalang tirador. Sunod-sunod na ang ginawang pagtirador ng bata. Ito ang gusto ni Tatay Dadoy kay GR. Kahit na unang bisis pa ito ng bata na makaharap ang ganitong mga klasing nilalang, buo pa rin ang loob nito at walang takot sa mga kalaban.
mga aswang pa lamang kasi ang nakakaharap ng bata at ilang engkanto. Pero wala itong inuurungan. Nang tamaan ni GR ang isa pa, sunod-sunod na ang ginawa nitong pag-atake hanggang sa matumba ang kalaban sa lupa. Patuloy din sa pagkalmot itong si Baltic sa mga nilalang hanggang sa tuluyan ng hindi gumagalaw ang mga ito at namatay. Nang makita ni Tatay Dadoy na nakabulagta na ang mga nilalang, mabilis na umibis ang matanda papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Tatay Dadoy, ano ang gagawin namin sa mga katawan ng mga ito? Bumalik na tayo doon sa batuhan, JR. Si Baltic na ang bahala dyan. Baltic, ilagay mo ang mga katawan ng mga nilalang na yan doon sa gilid ng punong dakit. Ilang sandali pa, bumalik na ang mga ito doon sa pinagtataguan na bato. Hanggang sa lumalim na ang gabi, nagsimulang mag-ingay na ang mga nilalang. Nakatayo na ang mga ito at sumasayaw, paikot doon sa mga bangkay na nasa ibabaw ng misa. Habang ang tatlong nilalang na nasa harapan, nakahangad ang mga ito sa taas, nakadipa na ang mga kamay habang sigaw ng sigaw ng mga banyagang salita. Patuloy ang mga ito sa kanilang mga ginawa hanggang sa makalipas pa ang dalawang oras. Nang makita nila ni Tatay Dadoy na unti-unting umuusok na ang bungo ng diablo na nasa likuran ng mga ito, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Tara na, GR. Abito, dito lang muna kayo ni Baltic. Hintayin ninyo ang aking hudyat. Hintayin ninyo ang gagawin namin na pag-atake bago kayo gumalaw. Hindi pwedeng magawa nila ang ritual at matapos ang ritual sa pagpatak ng hating gabi. Pipigilan natin ang mga ito at bawiin natin ang hawak nilang mga bangkay. Pagkatapos, mabilis nang umibis sina Tatay Dadoy at JR papunta doon sa dulo na bahagi ng batuhan kung saan nandoon ang bungo ng diablo. Maingat na tumalilis ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Sobrang nag-iingat din ang mga ito dahil may mga nakita silang nakabantay sa itaas ng puno ng kahoy. Pagdating doon, sabi ni Tatay Dadoy kay JR, "Humanda ka na, JR. Atakihin na natin ang mga nilalang na yan. Alalayan mo ko. Unahin natin na kunin ang dalawang bangkay. Susubukan ko munang tawagin ang aking kaibigan na duwende." Mabilis na hinugot ni Tatay Dadoy ang nakasukbit na maliit na putol na kawayan at inihipan ito. Ilang sandali lamang, biglang may nakitang nilalang itong si JR na nakapatong doon sa sanga ng isang kahoy. "Maraming salamat, Utik, at agad kang dumating. Kailangan ko ngayon ang tulong mo laban sa mga nilalang na yan." Pangiting-ngiti lang ang kaibigang duwende ni Tatay Dadoy at pagkatapos tumalon ito pababa. "Walang problema, kaibigang Dadoy." Lihim na nagpasalamat si Tatay Dadoy. Ngayon, kampante na siya na kaya na nilang talunin ang lahat ng mga nilalang na ito. Hindi pwedeng magtagal pa ang mga ito dito sa bundok ng Bandilaan. Baka mas marami pang mabiktima ang mga ito at baka kumalat pa ang grupong ito sa buong isla ng Sikehor. Dahan-dahan na lumapit pa ang mga ito doon sa mga batuhan. Tiningnan ni Tatay Dadoy ang dalang relo at 20 minuto na lang
mag-alas 12 na. Simulan na natin, GR. Utik. Ngumiti lang ang duwindi habang itong si GR pumuwisto ito agad doon sa medyo mataas na bahagi ng batuhan. Patuloy sa ginawang ritual ang mga nilalang. Patuloy na umiikot ang mga ito habang sumasayaw at nagsisigawan. Kaya hindi nila napansin ang paglapit ni Tatay Dadoy. Biglang umigpaw ang albularyo. Hawak pa rin ang tungkod. At nakasunod din agad ang duwende na bitbit din ang mahabang tungkod. Hinampas agad ni Tatay Dadoy ang tatlong nilalang na nasa harapan. At dahil hindi nila napaghandaan ang ginawang pag-atake nila, tinamaan agad ang isa sa mga ito. At sa sobrang lakas ng pag-atake ni Tatay Dadoy, tumilapon ito doon sa batuhan. Sunod-sunod na ang ginawang paghampas ni Tatay Dadoy, pati ang duwinding si Utik. Sunod-sunod na din ang ginawang pag-atake nito. Tinamaan pa ni Tatay Dadoy ang isa sa tatlong ninalang, kaya agad itong bumulagta. Nagkagulo na ang mga membro ng grupo, pati ang mga nagbabantay sa itaas ng kahoy. Nagsitalunan na din ang mga ito para atakihin sina Tatay Dadoy. Pero paglapat pa lamang nila sa lupa, sinalubong na sila ng mga palo at kalmot ni Tatay Abito at itong si Baltek. Patay agad ang dalawa sa mga ito nang matamaan ng mga kalmot ni Baltek. Pinagpapalo na din ni Tatay Abito ang dalawa pa, at nang tamaan ito sa ulo, katawan at pa, natumba na din ang mga ito habang namimilipit sa sakit. Ang mga nilalang naman napilit na inabot sina Tatay Dadoy at itong si Utik. Agad din na bumulagta ang mga ito nang tamaan ng tirador ni GR at tamaan din ng mga hampas ni Utik gamit ang tungkod. Malakas din ang duwinding si Utik, kabilang ito sa mga mandirigmang pula sa kanilang mundo. Bawat tamaan ng kanyang tungkod, agad na mamimilipit ang mga ito sa sakit at hirap ng makagalaw at makatayo. Katulad din sa dalang tungkod ni Tatay Dadoy, bawat tamaan ng albularyo, agad itong tumilapon at parang sasabog ang katawan. Mas napalakas pa ang kakayahan ng tungkod ni Tatay Dadoy dahil sa bagong agimat, ang agimat ng nito, ang baging na ipinulupot at itinali sa kanyang tungkod. Isang napakalakas na paghampas ang ginawa ni Tatay Dadoy. Walang tinamaan ang albularyo, kaya tumama ang kanyang tungkod doon sa batuhan at bumaon ito. Hindi nila inasahan ang sumunod na pangyayari. Gumapang agad ang mga baging sa buong paligid at inabot ang mga ninalang. Bawat ninalang na maabot ng baging, pumulupot agad ito sa paa, katawan, hanggang sa liig ng kalaban, hanggang sa hindi na ito makagalaw pa at makahinga. Buti na lamang ang isa sa kanila na may taglay na malakas na orasyon, nag-usal agad ito ng isang napakataas na uri ng orasyon na pangwasak at dahilan sa pagkaputol ng mga baging. Hinablot agad ni Tatay Dadoy ang nakabaon na tungkod doon sa batuhan, at pagkatapos itinaas ito at hinampas ang isa pang nilalang. Nang tamaan ito ni Tatay Dadoy sa ulo, agad itong nangingisay, habang ang kaibigang duwindi naman ni Tatay Dadoy na si Utik patuloy ito sa pag-atake. Nasa gitna na ito ng mga kalabang nilalang at pinaghahampas ang bawat maabot gamit ang kanyang tungkod. May iilang nilalang
ang biglang umibis papunta doon sa dulo ng batuhan. Nasipat na pala ng mga ito itong si JR at ito na ang kanilang aatakihin. Tumalo naman agad itong si JR habang tinirador ang mga paparating ng mga kalaban. Nang makita naman ni Tatay Dadoy na may mga nilalang ang mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan at pinagtataguan ni JR, itinago niya agad ang dalawang bangkay ng mga anting giro doon sa likod ng malaking tipak na mga bato. At pagkatapos, tumalilis na din itong si Tatay Dadoy para tulungan si JR. Habang sina Tatay Abito, Baltic at ang duwinding si Utik, patuloy ang mga ito sa pakikipagbakbakan sa mga kalabang nilalang. Nang makarating naman sina Tatay Dadoy doon sa dulo ng batuhan, inabot agad nito ang isang nilalang at hinampas ito sa ulo. Bahagyang nakailag ang nilalang, ngunit nahagip pa rin ito sa liig kaya tumilapon ito doon sa batuhan. Sinundan agad ito ni Tatay Dadoy at pinaghampas, habang si JR napakabilis nitong tumakbo habang patuloy din sa pagtirador sa mga kalaban. Tumagal din ng isang oras ang labanan hanggang sa may nakitang napakakapal na usok sina Tatay Dadoy na mabilis na bumalot doon sa buong paligid. JR, puntahan natin sina Abito, bilis. Dalawa lamang ang pwedeng mangyari. Ang nasa isip ngayon ni Tatay Dadoy, maaaring may mga kalaban pa ang darating o may mga engkanto ang darating para tumulong sa kanilang mga kalaban. O maaaring ginamit nila ang usok na ito para makaalis agad at makatakas dito sa lugar. Nang makarating na sina Tatay Dadoy at JR, agad na naramdaman ng albularyo ang malakas na pwersa na pangharang. Pati sina Utik, Tatay Abito at Baltic, itinulak ang mga ito palabas doon sa batuhan galing sa kung anong klaseng malakas na pwersa. Mabilis na inihampas ng albularyo ang kanyang kamay sa lupa at nag-uusal na ng mataas na uri ng orasyon itong si Tatay Dadoy. Kakaibang antas na ang ginamit na orasyon at ritual ng kalaban na hindi na kayang harangin pa ng kanilang mga suot na pananggalang na kwintas ni Ezekiel. Matapos ang ginawang orasyon ni Tatay Dadoy, biglang umihip ang napakalakas na hangin sa paligid. Tinangay ng hangin ang napakakapal na usok doon sa batuhan at makalipas lamang ang 10 segundo, tuluyan nang naglaho ang usok at muling nakita na nila ang batuhan. Pero nawala na doon ang mga nilalang. Dinala pa ng mga ito ang mga bangkay at ang mga sugatan sa kanilang kasamahan. Tanging 5 bangkay lamang ang naiwan doon, marahil hindi na ito nagawang madala pa ng mga nilalang. Tumakas na sila, Dadoy. Ang sabi agad ni Tatay Abito, "Tara na, sumunod kayo sa akin. Puntahan natin ang kuweba. Maaaring nandoon pa ang mga ito." Mabilis nang tumakbo si Tatay Dadoy papunta doon sa kuweba. Sumunod naman agad sina Tatay Abito at JR. Sina Utik naman at Baltic, mabilis na nagpalipat-lipat ang mga ito sa itaas ng mga puno ng kahoy. At makalipas ang ilang minuto, nang marating na nila ang kuweba kung saan nakita kanina ni Tatay Dadoy na lumabas ang mga nilalang. Sigaw agad ni Tatay Dadoy, "Abito, JR, dito kayo sa labas magbantay.
papasukin namin ni Baltic at Utik ang kaloob-looban. At nang makarating na ang kaibigang Inkanto at Duwende, mabilis na pinasok na nila ang loob ng kuweba. Pero bago pa makapasok ang mga ito sa kaloob-looban, biglang isang napakalakas na pwersa ang humarang sa kanila. Kaya napilitan na naman si Tatay Dadoy na gumawa na isang mataas na uri ng orasyon na pangwasak. Lumipas din ang 5 minuto bago nawasak ni Tatay Dadoy ang orasyon ng kalaban. At nang makapasok na sila doon sa loob, wala na silang naabutan na kahit na ano pa. Sa tingin niya, nakatakas na ang mga nilalang. Pero hindi pa nakalayo ang mga ito. Kaya may kinuha ang albularyo na isang garapon at pinalabas ang mga maliliit na anino na nandoon. Pinakain ang mga ito ng orasyon at pagkatapos inutusan na sundan ang mga papalayong mga nilalang. Kanina pa may naamoy si Tatay Dadoy sa paligid doon sa loob ng yungib. At alam din niyang lason ito galing sa bulaklak ng Diablo. Kaya bago lumabas ang tatlo, may kinuha din si Tatay Dadoy na isang bulaklak ng antunga at isinaboy ang mga ito doon sa kaloob-looban ng kuweba. Nang makalabas na si Tatay Dadoy, Utik at Baltic, sabi agad nito kay Tatay Abito. Wala na sila Abito. Nakatakas na ang mga nilalang. Pero may ginawa na akong orasyon at inutusan ko na ang mga kaibigang Inkantong Arok para sundan ang mga kalaban natin. Tara na, balikan natin ang 2 bangkay doon sa batuhan. Tumalilis na ang grupo nila ni Tatay Dadoy palayo doon sa kuweba at papunta na ang mga ito doon sa batuhan kung saan niya iniwan ang 2 bangkay ng Antingero. Nang marating nila ang batuhan, kinuha nila agad ang mga bangkay at dinala doon sa puno ng dakit. Ano ang plano mo ngayon, Dadoy? Tanong ni Tatay Abito. Dalhin muna natin bukas ng umaga ang mga bangkay na ito at ihatid natin sa kani-kanilang mga pamilya. Ngayon, batid kong alam na nila na ang mga nakaburol ay hindi mga tunay na mga katawan ng tao. Bukas ng hapon, babalikan natin ang bundok na ito, Abito. Maaaring nasundan na ng aking mga inutusang Inkanto ang mga kalabang nilalang. Nagpahinga na din muna sila doon sa ilalim ng punong dakit. 3 malalaking puno ng dakit ang nanodoon at magkakaharap ang mga ito. Nakaupo sila sa gitna nito at nagpapahinga. Lalo na itong si Tatay Dadoy. Dahil sa sobrang paggamit ng kanyang mga orasyon, nakaramdam na din ito ng sobrang pagod. Nang mapalingon itong si Tatay Abito sa 5 nilalang na nakabulagta doon sa gilid ng punong dakit, ang mga nilalang na ito ang dinalag kanina ni Baltic. Nakahambalang ang kanilang mga katawan doon sa gilid ng mga punong dakit. Dadoy, ano ang gagawin natin sa mga bangkay na yan? Napalingon at napatitig si Tatay Dadoy. Oo nga pala, naalala niya na inutusan niya kanina itong si Baltic. Baltic, Utik, dalhin ninyo dito ang mga katawan ng mga nilalang na yan. Tumulong na din sina Tatay Abito at JR. Nang mailapag na ang mga bangkay doon sa gitna ng 3 magkakaharap na punong dakit, may kinuha na balisong itong si Tatay Dadoy. Gumawa ito ng hugis na pabilog doon sa mga nilalang. Pagkatapos, nag-uusal ito ng mga orasyon. Ngayon, makikita na natin ang hitsura ng mga ito.
ang sabi ni Tatay Dadoy at hinubad nila ang mga maskara ng mga nilalang. At nagtataka si na Tatay Dadoy nang makitang parang mga kalansay lamang ang nasa loob ng maskara. Ano ang ibig sabihin nito, Dadoy? Ilang segundo pa bago sumagot ang albularyo. Maaaring ilang taon na ang lumipas, napatay na ang mga ito, Abito, at binuhay lamang ang kanilang mga katawan ng isang malakas na orasyon ng Diablo. Sunugin na natin ang mga ito, Abito. Muling matatahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Mabilis na sinunog nila ang lahat ng mga bangkay at pagkatapos, nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, maagang bumaba ng patag ang mga ito para puntahan ang mga pamilya ng dalawang antinggirong napatay ng mga kalaban at dala nila ang tunay na mga bangkay. Makalipas ang ilang oras, dumiritso na sila sa bahay ng pamilya ng dalawang antinggiro at tulad ng kanilang inaasahan, alam na ng mga ito na hindi tunay na mga katawan ng tao ang mga nakaburol sa kanila dahil inalam na ito nila ni Tatay Mauricio at ni GC. Sa pagkakataon din na yun, nandoon pa rin sina Tatay Mauricio at GC doon sa mga bahay. Kinausap agad ni Tatay Dadoy ang dalawa. Sabi ng matanda, "Kayo na muna ang bahala, Toy, GC, sa mga ito. Kailangan namin na bumalik agad sa bundok ng Bandilaan para tapusin na ang mga nilalang." "Sige, Tatay Dadoy. Kami na ni GC ang bahala sa mga ito. Mag-iingat kayo doon sa bundok." Kinahapunan, muling umakyat sina Tatay Dadoy, Tatay Abito, GR doon sa bundok. Doon pa rin dumaan ang mga ito sa kakahuyan. Dahil lahat na kalsada at daanan paakyat ng bundok ng Bandilaan ay may mga nakaharang na mga tanod. Dahil ipinagbawal muna ang pagpunta doon sa lugar. Makalipas ang ilang oras, pagdating nila doon sa lugar, agad na gumawa ng mga orasyon itong si Tatay Dadoy. Kinuha nito ang garapon, inilapag sa lupa at nagsimulang mag-uusal na ito ng mga orasyon. At makalipas ang ilang sandali, umihip na ang malamig na hangin sa buong paligid at nakita nila ang mga maliliit na nilalang na mabilis na nagsitalunan sa sanga ng mga kahoy papunta sa kanilang kinaroroonan. Ito na ang mga inutosang engkanto ni Tatay Dadoy para sundan ang mga nilalang kagabi. Umiikot-ikot muna ang mga engkanto kay Tatay Dadoy hanggang sa tuluyan na itong pumasok sa garapon. Nanatiling nag-uusal muna ng ilang orasyon ang albularyo bago ito tumayo. Sabi nito sa kanyang mga kasama, "Narito pa sa gubat ang mga nilalang at nagtatago, Abito, GR. Ngayon alam ko na ang kinaroroonan nila. Tatapusin na natin ang lahat ng mga ito. Kailangan natin na mahanap ang pinagmulan ng kanilang lakas, Abito, at wasakin ito. Sa tingin ko, mga patay na ang mga ito at binuhay lamang nilagyan ng lakas galing sa mga orasyon ng Diablo." Bago pa umalis ang grupo nila ni Tatay Dadoy, muling tinawag ng matanda ang mga kaibigang engkanto at sa pagkakataong ito, kasama na ni Utik ang kapatid nito na kabilang din sa mandirigmang pulahan ng kanilang mundo, itong si Umar. Dalawang bisis pa lamang na nakasama ito ni Tatay Dadoy. Ang una, noong nakalaban nila
ang malakas na manlalason doon sa bayan ng Lase. At pangalawa ngayon, nagulat pa nga si Tatay Dadoy dahil sumamang muli ito sa kapatid na si Utek. Tara na, kaibigang Dadoy, tapusin na natin ang labanan. Ang sabi nitong si Utek, sumama nga pala ang kapatid ko dito sa mundo ng mga tao at tulungan tayo sa labanan kontra sa mga nilalang ngayon, kaibigang Dadoy. Napangiti na lang itong si Tatay Abito sa kanyang nakita. Saksi kasi siya mula bata hanggang sa tumanda na sila ni Tatay Dadoy. Pero kahit ngayon, namamangha pa rin ito sa kakayahan ng kaibigan. Hindi lang mga engkanto ang nagiging kaibigan ni Tatay Dadoy. May mga espiritu pa at mga diablo. Makalipas ang ilang sandali, sabi ni Tatay Dadoy, tara na, Utek, Umar, Baltek, tapusin na natin ang mga nilalang na yan. Ang unang gawin natin, hanapin ang pinagkuna nila ng lakas. Sa tingin ko, may isa sa kanila na may malakas na kakayahan at kaalaman. Nagtatago lamang ito sa karamihan. Makalipas ang ilang minuto, papunta na sila doon sa pangpang na nasa gilid ng kakahuyan. Dahil ito ang itinuro ng kaibigang engkanto ni Tatay Dadoy. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa lugar. At makalipas pa ang kalahating oras, tanaw na nila ang pangpang. Umiikot ang mga ito sa kakahuyan para mas makalapit doon sa pangpang nang hindi makita at maramdaman ng mga kalabang nila lang. Pagdating doon, ramdam nila agad ang malakas na pwersa ng paligid. Baka nasa loob sila ng pangpang Abito. Kailangan na hindi na sila makakatakas pa. Gumawa muna tayo ng pangharang at isilyado natin ang buong lugar ng mga orasyon para hindi na makalayo pa ang mga ito. GR Baltic, bantayan ninyo ang labasan ng malaking butas. Sandali lamang ito. At pinagtutulungan na nilang gawin ang mga matataas na uri ng orasyon na pangharang at pansilyo sa buong paligid ng pangpang. Pagkatapos, sabi ng matandang albularyo, tara na, Utek, Umar, pasukin na natin ang kaloob-looban ng pangpang. Dito lang kayo, Abito, GR. Isasama din namin si Baltic. Kayo na ang bahala sa mga makakalabas ng mga nilalang. Harangin ninyo at huwag niyong hayaang makakatakas pa. Pagkatapos, kumilos na agad ang mga ito. Sina Tatay Abito at GR, pumuwisto ang dalawa doon sa kakahuyan na nasa harap ng butas ng pangpang. Habang sina Tatay Dadoy, Utek, Umar at Baltic, mabilis na tumalilis ang mga ito, papasok doon sa pangpang. At tama nga ang kanilang hinala. Agad na nakita nila doon sa loob ang mga nilalang. Nagkalat ang mga ito doon sa loob habang nakaluhod. At gulat na gulat ang mga ito nang biglang sumulpot doon sa loob sina Tatay Dadoy. Nagkagulo agad ang mga ito at nagpulasan. Pinulot ang mga armas at mabilis nang inatake ang grupo nila ni Tatay Dadoy. Utek, hanapin natin ang pinuno ng mga ito at wasakin natin agad ang anumang gamit na pinagmula nila ng lakas. Sinalubong agad ang mga nilalang ng mga kalmot ni Baltic at mga hampas gamit ang malaking espada nitong si Umar. Habang sina Tatay Dadoy at Utek, nag-usal na ang mga ito ng mga orasyon para makita nila ang pinakamalakas na pwersa sa mga nilalang na ito. Patuloy ang bakbakan doon sa loob. Pero tulad noong naunang labanan,
mabilis nilang napabagsak ang mga kalaban. May isa pang napabagsak, itong si Baltic, doon sa batuhan. At pinagkakalmot na ito, pati itong si Umar. Dalawa pa ang napabagsak ng duwinde nang tamaan ng mga hampas ang mga ito sa dalang espada. Habang sina Tatay Dadoy, matapos ang kanilang ginawang orasyon, sa wakas, natagpuan na din nila ang isa sa may pinakamalakas na pwersa sa mga kalaban na ito, ang pinuno ng mga nilalang na ito. Mabilis na inatake na nila ito ni Tatay Dadoy at Otek. Marami agad ang mga humarang sa kanila. Pero patuloy sa pag-atake sina Umar at Baltic. Kaya agad na nakalapit sina Tatay Dadoy sa pinuno ng mga kalaban. Umigpaw na ang albularyo. Hawak ang isang kulay asul na tila na may mga nakasulat na mga salitang Latin. Ito ang gagamitin ni Tatay Dadoy para mahuli at mawasak agad ang suot nitong kwintas na may palawit ng bungo ng tiyablo. At sa tingin nila, ito ang ginamit ng nilalang para buhayin ang mga ito at gawin na alipin at bigyan ang mga ito ng lakas. Pero hindi ganun yun kadali. Nang mag-usal ng orasyon ang kalabang nilalang, biglang nagbago ang hitsura, ang kalubluuban ng kuiba. Biglang may tumubong mga punong kahoy sa paligid at may nagsilabasan na mga maliliit na nilalang. Napakaitim ang hitsura ng mga ito. May matatalas na mga kuko at mga ngipin. At sa isang iglap, umataki agad ang mga ito sa kanila. Sabi nitong si Otek, "Kaibigang Dadoy, hindi tunay ang mga ito. Isang panlin lang. Kailangan natin na makagawa ng mataas na uri ng orasyon para mawasak ito at hanapin natin sa paligid ang pinuno nila." "Sige, kaibigang Utik, gawin na natin agad." Napakarami din ang mga nilalang na maiitim ang nasa paligid. Nakalabas na ang matatalas na mga ngipin at mga kuko ng mga ito. Nagtataka ang dalawa kung saan galing ang mga nilalang na ito. Nag-usal agad sina Tatay Dadoy at Otek ng mga orasyon. At bago pa makalapit ang mga maiitim na mga nilalang, natapos na nila ang mga ginawang orasyon. Tumalon itong si Otek at napakalakas na inihampas ang hawak na tungkod nito sa lupa. Pagkatapos, kita nilang tumalsik ang mga maiitim na mga nilalang at unti-unting bumalik ang tunay na anyo ng loob ng kuiba doon sa pangpang. At itong si Tatay Dadoy, napakabilis na umibis ito papunta doon sa pinuno ng mga nilalang na sa pagkakataong yon nakahangad sa taas habang nakipagtagisan ng lakas ng orasyon. Huli na nang mapansin ito ang bigla ang pagsulpot ni Tatay Dadoy sa kanyang tagiliran. Iwinasiwas agad ang dalang mahabang patalim nito para atakehin si Tatay Dadoy. Agad naman na nailagan ito ng albularyo at nagpakawal agad ng isang malutong na sapak ang matanda. At bago pa tumilapon ang pinuno ng mga kalaban, nahablot na ni Tatay Dadoy ang suot nitong kwintas. Tumilapon ang nilalang doon sa batuhan. Pero nakuha na ni Tatay Dadoy ang kanilang pakay. Mabilis na binalutan ito ng tila na hawak ni Tatay Dadoy. Inilagay niya ito doon sa batuhan. At pagkatapos, buong lakas na hinampas ng hawak na tungkod ng matanda.
pagkatama nito doon sa kwintas na bungo. Biglang kumislap ito at parang lumilindol ang buong paligid ng pangpang. Hanggang sa naglaho na din ang mga maitim na nilalang sa buong paligid. Habang sina Umar at Baltic na patuloy na nakipagbakbakan doon sa mga nilalang, nagulat ang mga ito nang biglang pumainlang ang mga palahaw galing sa kanilang mga kalaban. Sobrang nakakakilabot ang busis na galing sa mga ito, at makalipas lamang ang ilang sandali, biglang bumagsak ang mga ito sa lupa at hindi na gumagalaw. Sina Tatay Abito naman doon sa labas, nang maramdaman nila ang parang lindol sa paligid ng pangpang, biglang nagpakita sa kanila doon sa labas ng pangpang ang mga engkantong batibat. Pero saglit lamang iyon, dahil biglang naglaho na din ang mga ito doon sa loob ng pangpang. Nang tuluyang bumalik na ang tunay na anyo nito, mabilis din ang mga galaw at kilos ni Tatay Dadoy at Utik para tuluyan ng mahuli ang pinuno ng mga kalaban. Nang mahawakan nila ang nilalang, diniinan agad ni Tatay Dadoy ang magkabilang sentido nito habang nag-uusal ng mga orasyon, hanggang sa unti-unti itong bumagsak at ngumasab, hanggang sa tuluyan na itong hindi gumagalaw at namatay. Ilang segundong nanatiling nakatayo at tahimik sina Tatay Dadoy, at pagkatapos sabi nito, "Wala na sila, Utik, Umar, Baltic. Natalo din natin ang mga nilalang na ito. Maraming salamat sa inyong tulong." "Walang anuman, kaibigan Dadoy, hanggang sa muli." At nagpaalam na ang dalawang duwinding magkapatid kay Tatay Dadoy, at makalipas ang ilang sandali, nagpasyang lumabas na sina Tatay Dadoy at itong si Baltic galing sa loob ng pangpang. Paglabas nila, nakaabang na sina Tatay Abito at itong si JR. "Nasaan na ang mga nilalang, Dadoy?" "Wala na sila, Abito. Natalo na natin ang mga kampo ng Diablo." Isang malakas na galing sa mundo ng kadiliman ang gumawa ng ritual para buhayin ang mga matagal nang wala sa mundo ng mga antinggero, para maghasik ng lagim. "Sa ngayon, Abito, libutin muna natin ang buong gubat ng abok-abok para masigurado na wala nang natitirang pang mga membro ng mga nilalang na ito." Makalipas pa ang ilang oras, nagpasyang bumaba na ang mga ito ng patag. Pero ang plano ni Tatay Dadoy, didiritso muna sila doon sa mga pamilya ng antinggero. Nang palabas na sila ng gubat, napatigil sa paglalakad itong si Tatay Dadoy. Kaya napatigil din sina JR at Tatay Abito. "Bakit, Dadoy?" "Mukhang hindi pa tapos ang mga engkantong kakampi ng mga Diablo, Abito. Sinusundan pa rin tayo ng mga ito." "Ha? Anong klaseng mga engkanto, Dadoy?" "Mga batibat, Abito. Nasa paligid lamang sila at kanina pa nakasunod. Maaring namarkahan na ang mga ito ng pinuno ng mga Diablo. Kaya patuloy pa rin tayong sinusundan at balak na atakihin. Abito, tuluyan na natin na hulihin ang mga engkantong ito. Baka may magawi pa dito sa gubat, at ang mga ito pa ang aatakihin nila. JR, dito ka lang at huwag kang umalis." Ang sabi ni Tatay Dadoy sa bata habang mabilis na gumawa ito ng pabilog na hugis.
dumura-dura ang albularyo habang nag-uusal ng orasyon. Matapos na gawin yon ni Tatay Dadoy, sabi nito kay Tatay Abito, "Tara na, Abito. Baka maabutan pa tayo ng gabi dito sa gubat." At sa isang iglap, napakabilis na tumakbo itong si Tatay Dadoy papunta doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Mabilis din na sumunod itong si Tatay Abito. Bit-bit na ang pamalo nito na gawa sa kawayan. Habang tumatakbo si Tatay Dadoy, nag-usal na ito ng mga orasyon at hawak ang isang tila na kulay pula. May mga nakasulat nito na mga salitang Latin. Nang makita ng matanda ang isang batibat, isang malakas na pagsikwat ang kanyang ginawa. At nang tamaan ito sa tiyan, rinig nila agad ang palahaw na parang busis ng isang kalabaw. Pagkatapos, itinapal agad sa noon ito ang hawak na tila. Pumalahaw pa agad ito at ilang sandali lamang natumba ito sa lupa at nagiging putol ng puno ng kahoy. Bawat maabutan din ni Tatay Abito, pinagpapalo din ang mga ito sa hawak na pamalong kawayan. Apat agad na mga engkantong batibat ang bumagsak at nagiging putol ng puno ng kahoy. Makalipas lamang ang 10 minuto, nahuli na nila lahat ng mga engkantong batibat na sumusunod sa kanila. Mabilis na nag-uusal ng orasyon itong si Tatay Dadoy para maibalik na sa kanilang mundo ang mga engkantong batibat na ito at hindi na makabalik pa sa mundo ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, naglaho na ang mga putol ng kahoy sa paligid doon sa kakahuyan. Kaya nagpasyang lumabas na sila ng gubat. Ngayon, kampante na si Tatay Dadoy na wala nang mabiktima pa ang mga ito sa bundok ng Bandilaan. Makalipas pa ang ilang oras, matapos na mailibing ang 2 anting giro doon sa patag na nagiging biktima ng mga Diablo, nagpasyang umuwi na din ang mga ito doon sa lungsod ng Talingting. Magkasamang papauwi sina Tatay Dadoy, Tatay Abito, GR, itong sina Tatay Mauricio at Jesse. Nagtagumpay na naman ang mga ito, natalunin ang mga kampon ng kadiliman.